So yun, magandang araw sa inyo mga paps. Ang ituturo ko sa inyo ngayon, kung paano nyo madadiagnose yung alternator nyo, kung gumagana pa ba or sira na. Baka lagi kayong nalulubata ng battery. Hindi nyo alam, yung alternator nyo pala may problema na. So ano nga ba yung alternator? Para dun sa ginakakalan. Yung alternator po, madalas makikita yan sa mga sasakyan. Sa jeep, sa forklift, sa kotse, sa motor. Hindi siya alternator yung tawag, stator or generator. Pero yung function ng stator at alternator halos parehas lang. O sila yung nagbibigay ng kuryente. O sila yung nagbibigay ng kuryente doon sa accessories ng sasakyan. Sila din yung nag-charge. Kaya pag nasira yung motor mo, ay yung motor mo, sorry. Nasira yung motor mo, possible, madi-drain o malulubat yung battery mo. So kaya yung video na to ginawa ko para dun sa gusto matuto na paano nyo malalaman kung alternator nyo gumagana pa o sira na pa. Kailangan na palang palitan. Yun, umpisa na tayo. So yun mga paps, nandito na tayo. Bale itong makina na to, sa forklift itong makina eh. So ayun yung alternator nya. So paano nyo yun malalaman kung yan pala yung alternator ay gumagana pa or hindi na. Kaso wala pala itong battery. So lipat tayo dun sa mayroong battery. Yun, ito may battery. Yun, ayun yung alternator nya. Ngayon, itetest natin yan kung paano natin malalaman kung yan ay gumagana pa o hindi na. So, ang problema, wala tayong tester. Kung may tester sana kayo, mas maganda. Ito yung battery. Ito yung positive line. Kakabit nyo lang yan. Negative terminal sa negative. Huwag nyo pagbalik na rin na baka sumabog kayo. Sasabog na. So ngayon, may problema na naman tayo. Ang problema nito, lubat ang battery natin so hindi natin may start to. So kaya, pero kung halimbawa kayo, hindi lubat yung battery nyo, i-start nyo siya, paandarin nyo yung sasakyan. Ngayon, pag pinaandarin nyo, yung positive test probe ng tester, positive dito, negative sa kabila, mayroon naman yan yung positive, mayroon nakalagay na plus sign, ayan. Yung negative, minus yan. Standard niya ng battery. Mayroon dapat ganyan. Color coding naman ang positive, kulay pula. Negative, kulay itim. Minsan, mas makadalasan kulay green yan. Pero dito, kulay itim siya. Understood na yan. Ngayon, ilalagay nyo lang yung tester nyo. Siyempre, yung tester, baka kunting kalaman din sa tester. Yung tester, ilagay nyo sa DC. Sa DC, 20 volts. Kasi bakit? Ba't 20 volts? Hindi mo pwedeng ilagay yun ng 5 volts kasi ang battery natin, 12 volts. So, kailangan ahead siya. Kasi pag 12 volts lang, hindi niya rin mababasa kasi lagpas ito mga 12.7 to. So, most probably, dapat isisit mo yun sa 20 volts. Ngayon, pag nasit nyo na, so, papaanda rin nyo. Pag pinaandar nyo, ilagay nyo dito yung positive ng tester, negative. So, dapat ang reading mo, lalagpas siya ng 12, dapat 13 to 14 volts. Ngayon, pag once yung tester mo, nag-reading ng 13 to 14 volts, ibig sabihin, gumagana pa yung alternator mo. Hindi pa siya sira. Ganun lang, simple. Kaso hindi ko makatal, no? Sira yung battery natin eh. Alam ko, loba to eh. O, ngayon, paano nyo naman malalaman? Yan ba, wala kang tester, nagkataon, na-drain yung battery nyo, nalobot yung battery nyo. Paano nyo ngayon malalaman kung yung alternator nyo gumagana pa ba o hindi na? So, mayroong mga paraan para malaman yun. Unang-una, papaandarin nyo muna yung makina, susiyan nyo yung ignition switch. Pag sinusiyan nyo, aandar. Bawa, aandar. Ngayon, aangat nyo itong battery, itong positive line, itong positive ng battery. Ngayon, dapat, pag tinanggal mo siya, pak, tinanggal mo ganun, dapat hindi siya mamamatay. E, ibig sabihin nun, hindi pa sira yung alternator nyo or gumagana pa yung alternator nyo. Ngayon, pag once na, halimbawa, umaandar siya, inangat mo yung positive line,
inangat mo, pagkaangat mo gano'n, namatay, ibig sabihin nun, sira na yung alternator mo. O may problema sa linya. May problema sa linya. Yun, isang tips. Halimbawa, walang ano, wala kayong tester. So, mayroon pang isa. So, punta tayo sa alternator. Ngayon, ito si alternator. Halimbawa, pwede, papa-under ulit natin. Halimbawa, pin-under mo na. Jig-jig-jig-jig, pin-under mo ng gano'n. Pagpa-under mo, kailangan meron kong gamit, i-flat screw sa ano. Halimbawa, may flat screw kayo. Yung flat screw, pag tumatakbo na, umaandar na, ididikit nyo siya dito sa may pulley na ito. Ididikit nyo siya dyan. So, ingat lang kayo, baka ma... yung pambelt, baka mahalo ng kamay nyo, puto lang kamay nyo, patay tayo dyan. So, ingat lang kayo. Ididikit nyo siya dito. Ngayon, pag dinidikit nyo, pag inaangat nyo, parang minamagnet, parang kumakapit siya, dumidikit. Ibig sabihin nun, hindi pa sila alternator noon, nag-charge pa siya. Yun. Ganun lang, ganun lang mga paps. Dapat may nagmamagshit siya ng konti. Ngayon, paano naman kung nagmamagnet pero hindi pa rin nag-charge? O, paano nyo malalaman nyo? Eh, nagmamagnet pa pala pero hindi pa rin nag-charge. So, ang possible na linya niyan, ang possible na sira niyan, yung mga linya, yung wirings, mga wirings, papunta dun sa battery. Baka yun ang problema, baka yun nasira. So, ganun lang mga paps, yung pag-check ng alternator, kung gumagana pa ba o hindi na. Sana nakatulong sa inyo ang video na to, at huwag nyo kalimutan mag-like, share, subscribe na rin. Tsaka, kung meron kayong hindi naiintindihan, pa-comment nyo na lang sa baba at sasagutin natin yan. So yun, thanks for watching.